Hi guys! Welcome back to my channel. Today, we're gonna have a review. So, magre-review tayo ngayon. Pasensya na kayo kung... Kasi maraming nagtatanong bakit lagi ako may hand gestures. I don't know why. For some reason, it's became a hobby of mine. So, hobby ko na siya. Hindi ko siya maalis. Pag nag-explain ako or nakikipag-usap ako sa tao, hindi ko na siya maalis. Lagi na siyang nandyan. Support. Support tong mga hands na to. But anyway, today we're gonna have a quick review. And this product is, actually maraming nag-request sa kanya, kaya lang medyo mataas yung pressure niya compared to other products, kaya hindi ko siya binili. Pero apparently, nabili ko siya ngayon, so yeah, we're gonna have a review. And this is the Maybelline New York New Lasting Drama Gel Liner. Ito siya. Ito yung box niya. Ayan yung box niya. At ang binili ko is black. I think they have 3 colors or 2 colors of this. Anyway, I'm gonna put all the details, yung mga color na available niya, sa description box. I got the black one, and this is composed of 2.5 grams or 0.08 ounces of the product. And it states here that this is the new improved formula. More intense, up to 36 hours lasting, smudge proof and waterproof. Sa likod, sabi dito, easy instant impact is now available in one stroke. More intense, more long lasting. The improved formula glides smoothly, making a line without a crease. Customized eye line brush allows line to be drawn as desired from fine to thick. The creamy gel texture dries quickly after application. Waterproof, smudge-proof formula, resists to sweat, tears, sebum. Ano ba yung sebum? Alam niyo ba yun? Wala. Basta sebum and water. It comes with an eye line brush. So, yun siya. So, yun ang nakalagay dito. This is 399 pesos. Nabili ko siya sa Watsons. Binuksan mo tong box na to, it comes with this, ito yung 2.5 grams, ito siya, ganito siya kakonte. Parang LL gel liner, ganito lang din. And also a brush, ito yung brush niya. Yan. And, as you can see, hindi ko na-apply directly dito kasi na-apply ko na siya, and I will give you a feedback kung paano siya i-apply or paano yung application niya, kung ano yung nangyari, ano yung ikwento ko na lang sa inyo since nagawa ko na yung eye makeup ko. So, may resigal kwento ko na lang sa gel base. Hindi siya mousse type kasi yung mousse type parang medyo thick eh. This one is a gel base. Sabi dun sa box, it glides smoothly. It does. Oo, sobrang sarap niyang i-glide. Sobrang easy. Madali siyang i-apply. Plus, yung pag-apply niyo, kunyari, meron kayo nakalimutan lagyan or may sparse na naiwan, though it dries quickly, pero pag nilagyan nyo yan, hindi siya yung magbubok-bok-bok-bok. Yun ang naging problema ko dati yung medyo madaling mag-dry na gel liner. Kasi pag nilagyan nyo siya ng another patong, parang ang bigat-bigat na niya at saka nagbubulka. Parang yung nagbubutlig-butlig. But this one, it doesn't. So I really love how it glides smoothly. And also yung brush niya, ang ganda. Kasi actually, I have a lot of brushes, eyeliner brush. I have a very thin angled brush. I have yung medyo maliit lang nito na nakuha ko sa LA Gel Liner. Pero I like this kasi mahaba siya. Hindi siya yung... Kasi pag maliit, ang tendency is that mahirap siyang hawakan at i-control sa mata. So this one, tamang-tama lang yung haba niya. Kaya it's really easy to move or to handle. So, and also yung brush niya, pwede kayong mag-thin at saka mag-thick na application ng gel liner sa brush na to. So, I really love it. And then also, yung mga very gusto nyo manipis lang, pwedeng-pwede rin siya. You just have to... Kasi yung tip niya, may pag-anon eh. So, it's very easy. Very easy application. I really love the brush. Siyempre, magda-dry yung gel liner dito sa brush. But, when the second application, third application, okay pa rin siya. Hindi siya matigas. Malambot pa rin siya. I don't know why. Pero ang galing. Kahit na ilang beses ko na siyang ginamit, malambot pa rin siya. Hindi siya masakit sa mata. Alam niyo yung tendency na pag marami ng gamit or marami ng gel liner or gel sa inyong brush,
na ginagamit. Medyo tumitigas na to, pero this one, itong gel liner, hindi siya tumitigas dun sa brush. Kaya, on the third, fourth application, okay pa rin siya. And plus, a little goes a long way with this. Talagang konti lang, okay na solve ka na. Mga dalawang taon ko itong gagamitin malamang. Pero konti lang siya, as in konti lang siya, oh. Konti lang siya. And sabi ko kanina, a little goes a long way. So you would love this kasi matagal niyo siyang gagamitin. Sulit naman siya for its price na 399 pesos. But, yun. Basically, yun ang first impression ko sa kanya kasi very easy, dries up quickly, hindi siya, kahit i-double layer nyo, hindi siya yung magbubutlig-butlig or parang yung sa sobrang dry, pag in-applyan nyo siya, parang nagbubutlig-butlig, ganun. And also, it's very lightweight, hindi ko siya nararamdaman at all kasi the problem with the gel liner that I na-notice ko is that it's very heavy. Medyo mabigat siya sa mata. But this one, it doesn't do that. And also, yung brush. Okay yung brush. Maganda yung brush. You can make thin and thick line with it. And what else? Yun. Basically, yun yung first impression ko about this product. So, itatest na lang natin, guys, yung longevity ng product. Kasi, syempre, sabi dito, it's smudge-proof, waterproof. So, itatest natin yun throughout the day. And, yeah. So, you're gonna be with me. But now, it's, anong oras na ba? It's now 10:27 ng umaga. Let's just try the smudge-proof and the longevity of the product. And, yan. So, I'll update you guys later on. Bye! Hey guys, I'm back. And it's now, anong oras na ba? 4:30 in the afternoon. It's been 6 hours since I applied the product. And this will be my final update kasi I have to prep up kasi I'm leaving. So far, wala siyang transfer at all. Though I'm very oily, hindi ako nag-blot ng mukha ko the whole day. But, at saka hindi rin ako nag-retouch ng mukha ko whole day. And, still there. Kasi, ang nagiging problema ko sa gel liner, any eyeliner, kahit waterproof, smudge-proof, ang problema ko is that when I'm oily, kasi syempre, pag ang oil nilagay mo sa isang makeup, natatanggal talaga yan, kahit ang proof pa yan. Diba? So, the tendency is that ako, pag ako nag-eyeliner, the tendency is that this merong black na natatransfer dito sa under eye area ko. And so far, naiglip na ako nito. Bumiyahe na ako. Lahat na ginawa ko. But so far, wala pa rin transfer at all. Lipstick ko andun pa rin. Isang buong araw na yan. So, it's still there. It's very much there. Yung base ko nga ng makeup, medyo nawawala na. Actually, there was a tendency during those times na sabi ko nga sa inyo kanina, ginamit ko na to 4 times and it doesn't disappoint me kasi there was a time that I wore this almost 13 hours and the gel liner, humulas na yung makeup ko but the gel liner is still there. Pero, on that 13 hours, medyo may transfer ng onti sa aking under eye. It's because it was so hot then. Sobrang init no, at saka sobrang oily ako. Yun lang ang magiging problema nyo is that when you're oily, the tendency is that meron siyang kaunting transfer. But you can always wipe it off and it will be gone. Medyo pawisin ako ngayon. So far, wala pa naman for the 6-hour wear. Wala pa naman siya. Wala at all, wala. It doesn't transfer anything at all. So, the conclusion of this, guys, itong Maybelline Lasting Drama Gel Liner is a big thumbs up. I do really love this. I think the product is impressive. Again, yung sinabi ko kanina, like, it glides on smoothly, the brush is good. Very good yung brush from thin line to thick line. Maganda siyang gamitin. The gel formula, kahit ipatong nyo na another layer sa isang patong, tama ba? Kahit magpatong kayo ng second layer, wala siya yung parang nagbubuo-buo. Absolutely, you will not see that. It also, kahit dalawang patong na yan, it will glides on smoothly. Again, sa brush niya, you can use it siguro mga 5 times, 6 times. Yung siya pwedeng gamitin bago nyo siya hugasan kasi the tendency is that when you're using a gel liner,
'di ba? Nanunuyo yung gel liner mismo dun sa brush, but this, yung brush niya hanggang ngayon maganda pa rin. So I really love the brush and the formulation of this gel liner. And unfortunately, yun nga, sabi ko nga kanina, medyo expensive siya, 399, so 400 pesos. But it will go a long way kasi konti lang yung product, but a little goes a long way with this product. So kahit kaunti lang ang gamitin nyo, okay na okay siya. You just have to move quickly kasi, again, madali siyang matuyo. So you have to move quickly. Though yung init naman ngayon, yung weather naman ngayon, medyo ano eh, mainit na minsan maginaw. Katulad kanina ng umaga, maginaw, ngayon mainit na. Anyway, kung ganon ang tendency na medyo malamig, you have to move quickly kasi it will dry up fast for you. Fast sa'yo. So, yun lang ang recommendation ko. But totally, I would recommend this product, especially for those events na matagalan. Kasi, the tendency ang gel liner, kasi talagang gel liner, liquid liner, whatever liner there is, no, pag hindi waterproof, smudge proof, the tendency it will transfer under your eye or sa under eye area. So, but for me, kasi yun ang number one problem ko pag nag-eyeliner ko is yung transfer. But so far, for the 6-hour use, again, wala akong transfer. For the 13-hour use na ginamit ko siya, medyo-medyo lang yung transfer niya. So, I really do love this product. I hope you guys go ahead and try them out. If you're looking for a long-time, waterproof, smudge-proof kind of gel liner, this has a big recommendation for me. And yeah, basically, if I would rate this 1 to 10, I would rate this 8.5. Mataas na yon. Kasi nga, yung sabi ko sa inyo kanina, dun lang siya medyo pumulya. Due to I have an oily skin, the tendency is that after 13 hours sa akin ha, nagkaroon ako ng transfer under my eye. Na onting-onting-onti lang that I can wipe it off naman. So, yun lang. So, that's why I'm giving this an 8.5. At saka kasi malaki yung eyes ko eh, kaya... That's it for this video, guys. I hope you do enjoy this, and I hope this is very useful for you. If it does, and na-enjoy niyo tong video to, please do give me a big thumbs up. And also, kung hindi pa kayo nagsasubscribe dito sa channel ko, hit the subscribe button and follow me. And also, I will put sa description box yung aking daily vlog for you to watch din and to subscribe din and to watch me and Daphne in our everyday life. And yeah, do follow me on Facebook, Instagram, Twitter. Those links will be in the description box. And kung may tanong pa kayo, do comment. And that's it. Thank you very much, guys, for watching. I hope you enjoyed this. Thank you very much, guys. Bye. See you again. Have a great day and happy day too. Bye.